Ginamit kong laptop since nung high school ako hanggang college hanggang go work. Sasabihin ko muna kung ano yung pinaka-ideal na laptop or PC build specs for a video editor, a graphic designer, an illustrator. Ayan, ito yun. Ang tagal na niya, yan, may CD pa siya, may CD. Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. And so, for today's video, tayo ay mag-uusap-usap about sa one of the most requested topics natin for multimedia art. So, kung ano yung mga dapat ng laptop, or actually, this is not just for multimedia arts. Ito yung para sa mga students na professionals na mahilig mag-video editing, mag-graphic designing, mag-Photoshop, illustrator, ano pa ba yung mga illustrations, ganyan, so on and so forth. So, pag-uusapan natin yan. Bago muna tayo mag-start sa ating topic for today, don't forget to subscribe to my YouTube channel to be part of the hashtag New Green Link Fam. Of course, don't forget to click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. And of course, don't forget to follow me on my social media account. So, without further ado, let's get started with the video. Alright, so yun na nga, actually, dati ko pa dapat plano na mag-topic ng ganito, pero wala akong masyadong idea about it. Kasi ako, nung high school ako, yung same lang yung laptop na ginagamit ko. Share ko na rin sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong mga laptop. Ginamit kong laptop since nung high school ako hanggang college hanggang go work. So, nung high school, second year high school, ang gamit ko is yung MacBook Pro 2012. So, since nung second year high school, hanggang college ako, hanggang graduate ako, hanggang actually before, hanggang nung pandemic last year, yung laptop ko, ginagamit ko. Sobrang tagal na niya, 8 years old na po siya, yung MacBook Pro 2012 ko. So, yun po ay, if I'm not mistaken, i5. So, i-flash ko na lang rin yung specs ko sa screen. 8 years of rendered service na po siya sa akin. Sobrang tagal na po nun, and sobrang sulit na po siya sa akin. Ang na-experience ko dito, sa una, yes, ang bilis niya, kasi magagaan pa lang naman yung mga ine-edit ko, like yung mga sa iMovie lang naman ako dati, nung high school ako. Pero, nung naging college na ako, ayan na, bumibigat-bigat na yung mga ine-edit ko. Premiere Pro, Photoshop, ganyan, nagsisimula na po siyang magbagal. So, yun yung pinaka nag-struggle po ako nung college ako. Kasi, ang bibigat ng mga kailangan kong i-render. Tapos, ang tagal po niya mag-render ng mga video. Lalong-lalo na nung nag-3D animation po kami, sobrang nahirapan po ako dun. Kaya, ang ginagawa ko po is, sa school na ako, gumagamit ng mga computer. Hindi ko rin nagamit yung laptop ko nung mga later years ko na sa college. Kasi, sobrang mabibigat na mga files na kailangan ko process or i-render sa mga softwares. And hindi siya kaya talaga ng sabay-sabay. Like Photoshop, tapos at the same time, mag-Adobe Premiere ka. So, sobrang di po niya kaya yung laptop ko po na yon, yung MacBook Pro. Ang ginamit ko ng later years ko na ng call yung mga computers sa school. Yun. So, yun yung mga naging experience ko with my own laptop. And, isa-share ko rin sa inyo mamaya yung mga ideal specs ng isang laptop or ng PC para sa field na ito. Okay, so, yun na nga, na-share ko na sa inyo na, yes, Apple siya, MacBook, it's so nice, grabe, Apple diba? So, maganda. Actually, yun yung akala ko. Yes, maganda yung Apple, I really love it, ang tagal ko siya ang nagamit, 8 years kami nagsama. Andiyan pa rin naman yung Apple ko, yung Mac Pro ko. Andiyan pa rin naman, pero hindi ko na siya madalas nagagamit. Actually, ito, papakita ko sa inyo, nasa tabi ko lang pala. Ayan, ito yun. Ang tagal na niya, yan, may CD pa siya, may CD port pa siya, ayan. So, ang tagal na nitong laptop na to, tagal namin nagsama, ayan. Gumagana pa rin naman siya, pero hindi ko na siya masyadong nagagamit. Actually, yes, Apple siya, pero it doesn't mean that it's nice. So, minsan kasi, once na nalaman mo, uy, Apple yung laptop niya, or what, nagpa-perform na siya na maganda. Pero, sa field po ng multimedia arts, hindi porket Apple, maganda na yung performance niya. What I have to say with this is, yes, maganda siya yung Apple. Actually, yung pinaka gusto ko lang with the Apple product is yung color niya. So, kung ano yung color ng, kunyari, magpipicture ka sa camera, tapos mag-edit ka ng mga brightness, ganyan-ganyan, yung mga contrast, yung mga saturation, hindi siya nag-change kapag tinransfer mo siya dito sa laptop, sa Apple. Kung gusto mo talaga ng accuracy with the color, Apple is the best, but
yung pagkabilis ng mga render ganyan, it depends on your laptop. Kasi pwede rin naman palitan yung mga processor nito. Yun nga lang, medyo natakot ako with that. Yung ipa-customize yung Apple. So, sa mga bagong mga Apple products ngayon, yung mga MacBook, hindi na daw ata na papalitan yung mga processor. And yun yung pinaka-sad part dun. Since, yun nga, may laptop ako, actually, yung sister ko, yung ate ko, architecture siya, and kailangan niya ng pag-render rin ng mga AutoCAD, ganyan. So, yung mga walkthrough ng mga ano ba yun, Google SketchUp, mga ganun. So, bumili siya ng gaming PC. Kadalasan, ako rin yung gumagamit nun since nga yung MacBook ko is sobrang bagal na. And, ayun, yung gaming PC na binili niya is actually an i5. Tapos, yung RAM niya is 16GB. Yung RAM or yung memory niya is 16GB. Yung hard disk niya, it's HDD pa rin kasi nung that time, wala pa naman SSD. Yung HDD pa rin siya na 1TB. Tapos, dalawa yung slots na pinalagay namin. Tapos, yung graphics card niya is, I'm not sure if a-flash ko na lang sa screen. Actually, itong PC na ito is ginamit ko siya nitong hanggang pandemic. Last year, mga 2020, mga September. Pero, bumigay na siya kasi masyado na rin matagal tong PC na to since nung college pa yung ate ko. So, siguro mga naka 7 or 6 years na rin tong PC na to sa amin. And, pwede pa naman tong ma-repair. Yun nga lang, ang nangyari kasi is bumili na lang ako ng laptop instead of a PC. So, bago ko i-share sa inyo kung ano yung specs ng laptop ko right now, sasabihin ko muna kung ano yung pinaka-ideal na laptop or PC build specs for a video editor, a graphic designer, an illustrator, may pagka 3D animator na rin. Pero, hindi ko masyadong ma-recommend yung pag sa 3D animator ka, dapat mabibigat talaga yung specs niyan. Medyo mabigat kasi yung pag-render pag 3D animation. Ang ma-recommend ko na specs for the memory, or first muna yung memory or RAM. Ideally, minimum is 8GB and maximum is 32GB. And ideally, pwede ka nang mag 16GB. And yung processor naman. Processor naman is multi-core Intel i5, i7, or i9. Pwede rin namang Ryzen, Ryzen 5, or Ryzen 7. So, any will do dun sa mga yon. Pero, ang the best will be i9 or Ryzen 7. Yan. Minimum is i5 or Ryzen 5. So, next naman, for the storage, the best will be an SSD. So, the best na yung magkaroon ka ng SSD para mas maramdaman mo talaga yung performance or kabilisan ng PC mo or ng laptop mo. Pero pwede rin namang HDD, mag 1TB ka na. Or 2TB, kung meron man 2TB. Hindi ko lang alam kung meron. Sa video card or sa graphics card naman, minimum will be 2GB. Pero mas okay kung mas mataas sa 2GB para mas okay rin naman yung performance ng pag-edit mo. Okay, so punta naman tayo sa specs ng mismong laptop ko. So, my laptop is actually a tough gaming laptop, which is from Acer. And ang processor ng laptop ko is the AMD Ryzen 7 3750H processor. So, mabilis siya. Sobrang happy ako with my laptop right now. Thank you, Lord. Matagal ko nang pinagdasal to. Since nung college pa ako, pinagdadasal ko na tong laptop. Magkaroon ako ng bagong laptop. Thank you, Lord, kasi sobrang bilis niya mag-render. Nag-render ako ng 1 hour and 30 minutes na video with sobrang daming mga sequences nung video na yon, and nag-render lang siya for 10 minutes. Thank you, Lord! Next naman sa memory is actually may built-in na siya na 8GB pero pinadagdagan ko pa siya ng another 8GB. So, 16GB yung RAM ko or yung memory. Tapos, graphics card is the NVIDIA GeForce GTX 1650 with 4GB na graphics card. So, okay rin naman siya for me. Tapos, yung storage niya is the 512GB SSD. Ay, sorry pala. Ano, SSD pala, hindi pala SSD. And so, anyways, yun lang naman yung mga main specs ng laptop ko. And so far, so good. Sobrang bilis niya mag-render. Kayo na bahala pumili ng specs na the best for you kasi actually, having a laptop or having a PC is an investment. So, it will last for a long time. And, kayo nang bahala, pwede naman kung magpi-PC build kayo, pwede nyo naman i-upgrade yan in the future
Or kung sa laptop rin naman, pwede kayo magpadagdag ng mga RAM. So, pwede nyo rin naman ipa-customize yan. Depende. Pwede rin naman kayong mag-visit sa Shopee. Actually, sa Shopee ako nakabili. Since nga gusto kong buhayin yung PC ng ate ko, pero obsolete na yung motherboard. So, wala na siyang, hindi na siya marirepair ganyan. Sobrang tagal na kasi nito. Ang mangyayari is mag-PC build uli ako. So, nakabili ako sa Shopee ng PC case. Tapos, mag-PC build na lang uli ako. So, ililink down below ko na lang yung mga recommended ko na mga bundles na pwede nyo rin mabili sa Shopee kasi may mga discount-discount rin naman dyan. So, kayo nang bahala and I hope na makabuild kayo ng PC or makabili kayo ng laptop na the best para sa inyo kasi you will work efficiently and mag-work kayo. Magiging productive yung work ninyo kapag magkaroon kayo na PC or ng laptop na para sa inyo. Alright, so thank you so much for watching today's video. Sana nag-enjoy kayo and I hope may mga natutunan rin kayo from this video and of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel to be part of the hashtag DreamWithFam. Of course, don't forget to click on the notification bell para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. Alright? So, thank you so much. And don't forget also to follow me on my social media. So, thank you and don't forget to be a blessing to other people. Bye! God bless!